Alam naman natin na ang Pilipinas ay kilala sa buong mundo dahil sa ganda ng mga kalikasan, mga beach resort tulad ng Boracay sa Aklan, Chocolate Hills ng Bohol, Tinago Falls ng Iligan City. Ang Pilipinas ay binubuo ng 180 ethnic tribes. Bawat tribo ay may kanya-kanyang paniniwala at kwento. Mga kwentong patungkol sa mga mythical creatures o mga katang-isip na mga nilalang. May naitalang 500 mythical creatures sa Pilipinas. Ayon sa aking mga nabasang kwento, ginagamit din ang mga mythical creatures na ito bilang panakot sa mga mananakop noong sinaunang panahon. Ang pag-uusapan natin ngayon ay 5 sa 500 mythical creatures ng Pilipinas. Ito ang madalas nating naririnig sa mga matatanda. Tara, sabay-sabay nating kilalanin ang 5 mythical creatures na ito. Dito lang yan sa Amazing Stories PH. Tikbalang. Base sa pasalinsalin ng kwento mula sa matatanda, ang tikbalang ay may kalahating tao at kalahating kabayo. Ito ay may mahahabang buhok at buntot na tulad ng kabayo. Kilala din ang tikbalang dahil sa nakikita din ito sa mga palabas tulad ng Pedro Pinduko, na kung saan pinakita dito na kung ikaw ay makakasakay at makuha ang gintong buhok na tikbalang ay maaari mo siyang maging alipin. Nakatira ang tikbalang sa mga malalaking puno tulad ng balete at mahilig itong paglaruan at iligaw ang mga manlalakbay. Na kung ikaw ay maglalakbay sa kagubatan at naramdaman mong ikaw ay naliligaw, na kahit pa iba-iba ang direksyon na iyong tinatahak, ay isa pa rin ang iyong pupuntahan. Matakot ka na. Dahil ikaw ay pinaglaruan ng tikbalang. Ang sabi ng matatanda, ang pangontra daw sa tikbalang, kung ikaw ay napaglaruan ito, ay baliktarin mo lang ang iyong damit. Kapre. Isa din ang kapre sa kilalang mythical creatures ng Pilipinas. Ang kapre ay isang malaking nilalang. Ito ay kasing laki at kasing tangkad ng isang puno. May mabalahibong katawan. Lagi itong nakaupo sa mga sanga ng malalaking puno at ng sanga ng mga kahoy. At lagi din itong may bitbit na tabako. Lagi din itong nag-aabang ng mga taong daraan upang ito ay paglaruan. Tiyanak. Sabi sa kwento ng matatanda, ang tiyanak ay isang tulad ng bampira na nagbabalat kayo bilang isang sanggol. Meron itong matatalas at mahahabang kuko at ngipin. At ito ay nagpalitan nyo bilang isang sanggol na maamo. Paniniwala ng mga matatanda, ang tiyanak ay isang sanggol na naisilang at hindi nabibinyagan bago ito namatay. Dagdag pa dito, ang sanggol ay sinapian ng masamang espiritu at binalik sa lupa para maghasik ng lagim. Inaakit ng tiyanak ang kanyang biktima sa pamamagitan ng pag-iyak na tulad ng isang normal na sanggol. At kapag ito ay nilapitan ng sinuman at dinampot, ay agad itong nagpalitan nyo bilang isang halimaw na bata. At bigla nitong kakagatin ang leeg ng isang kanyang biktima. Manananggal. Ang manananggal ay isang uri ng aswang. At katulad ng aswang, kinakain din ng manananggal ang laman loob ng tao, dugo. At ang gustong-gusto nila ay ang sanggol na nasa sinapupunan ng ina. Ang manananggal ay isang magandang babae sa umaga. Sa pagsapit ng dilim, ito ay nagbabagong anyo para maghanap ng kanilang biktima. Mula sa magandang mukha at katawan, nagiging isa itong halimaw. Nahahati ang katawan nito. Tumutubo ang malaking pakpak na tulad ng isang paniki. Kumukulubot ang mukha. Lumalabas din ang malalaki at matutulis na ngipin at ng mga kuko nito. Nanlilisik ang mga mata.
wakwak o tiktik. Ang wakwak o tiktik ay isang uri ng malaking ibon na parang tao. Tulad ng aswang, ito ay kumakain din na laman loob ng tao. Sinasabing ang wakwak ay sugo ng manananggal na para linlangin ang mga tao upang mapadali ng aswang ang pagkain ng kanyang biktima. Ang ibong ito ay nakatira sa gubat, kuweba, at ang iba ay nagsasabi sa bahay mismo ng manananggal dahil ito ay kanyang alaga. Malalaman mo kung may wakwak dahil sa kakaibang tunog nito. Kung ito ay nasa malayo, malakas ang tunog nito. Pero kung ito ay nasa malapit, ay halos di mo maririnig ang tunog ng wakwak. Sana po ay nagustuhan ninyo ang ating kwento ngayon at nakilala ang 5 sa 5 mythical creatures ng Pilipinas. Hanggang sa muli po, at sana po ay nag-enjoy kayo. Maraming salamat po.